Welcome back to my channel, guys. Ngayon, tuturuan ko naman po kayo kung paano mag-install ng Windows Server 2008 R2. Okay? At gagawin po natin yung tinatawag pong dual boot. Sabihin, dalawang operating system sa isang system unit. Okay? So ngayon, ay ang computer po natin may naka-install ng Windows 7. Okay? At naka-dual partition na din po yon. I'll explain later ano. So, ang unang process po natin, ilalagay po natin yung USB flash drive na mayroong server 2008. Yung bootable flash drive po natin na server 2008, ilalagay muna natin sa likod ng system unit natin. Then, after that, turn on the computer. Then, i-press po natin yung delete. Yan, para lumabas po yung BIOS system. Okay. Then, kinakailangan po nating pumunta sa boot option. Yan. Una, mayroon po tayo ditong advanced tools, monitor, and boot. Yan, yung boot po natin. Okay, gamitan ko po ng mouse. And because this BIOS is controlled by mouse. Okay. So boot, ang una po natin ay yung USB natin ay Toshiba flash drive. Okay? And our hard drive ay Samsung. Okay. Then, exit. Save changes. And exit. Okay. Let me zoom, guys. Para mas kita niyo, guys. Yan. So, save and exit. Then, yes. Ang i-install natin, guys, ngayon is Windows Server 2008. So, sa naunang video natin, nag-install tayo ng Windows 7 and Windows 10. So, pwede naman nating i-partner dito yung Windows Server. Pag sinabi kasing dual boot or double operating system, dalawang operating system sa isang computer, pwede po yun. So, ang combination po natin ngayon, ay Windows 7 and Windows Server 2008 R2. Okay? Kung paano po ito i-install ang Windows Server, ganun din po yung process kung paano i-install ang Windows 10, kung paano i-install ang Windows 7, same din po dito. Okay? So, ito po yung makikita ninyo. Medyo iba lang yung interface, ano yung hitsura ng Windows Server 2008. Okay? Click po natin yung next. Then, install now. Parehas lang talaga siya ng Windows 7 kung paano i-install, no? Bali, mga bandang pahuli lang siya magkakaiba. So, Windows Server 2008 R2, 64-bit po yun, ano po? Then, full installation na lang po ang piliin natin. Windows Server 2008 R2 Standard Full Installation. Then, click Next. Okay ha, pipiliin po natin Windows Server 2008 R2 Standard. Okay, yung full installation. Then, click the next button. Okay, check. I accept the license and terms. Then, click the next button. Yan. So, pupunta po tayo ngayon sa custom advanced. Dahil, pipiliin po natin yung isang partition. Okay? Dito po natin makikita yung partitioning. Click po natin yung custom. Yan. Kung makikita nyo po dito sa unang video po natin sa Windows 7, kinreate ko po yung 82 and 150. Okay, saan ko ininstall po yung Windows 7? Ininstall ko po yung Windows 7 sa 82. Ayan. Ngayon, i-install ko naman po yung Windows Server 2008
dito sa 150 gig. So hindi na natin kailangan mag-delete pa or mag-repartition, ano? Pero supposed to be, pwede pa natin itong hatiin yung 150. Okay, pwede pa natin hatiin yan. Okay, gawin natin guys. Okay, i-delete muna natin itong partition na ito, ano, yung 150, para ma-partition pa natin siya. Drive option, delete. Okay. Now, the 150.8 GB is now ready for partitioning. Okay, example lang. Okay, example 50 gig. 512.00. Yan. Apply. Yun. Nahiwalay na yung 100, ano guys. So, ito rin, yung 100 natin, gagawin ko rin nyo para maging partition din siya. Okay. Apply. Yung format. Okay. Then, ulitin ko guys, sa naka-install lang Windows 7, dito, naka-install sa 82 gig. So, hindi natin pakikialman yan guys. Dahil may naka-install dyan na Windows 7. Itong 150 gig at saka itong 100.8 gig, wala naka-install dyan guys. So, ang gagawin natin, pipiliin ko itong 50. Pero pwede nyo rin piliin yung 100. Pero ngayon, this time, pipiliin ko siya yung 50 gig. Ano? At dito ko i-install o ilalagay yung Windows Server 2008. Okay? All you need to do is click the next. After selecting the 50 GB, click next. Yan guys. Nagre-reformat na siya. Ini-install na natin yung Windows Server 2008 R2. Okay? So, ginagawa natin guys ngayon yung dual boot, kung tinatawag na dalawang operating system sa isang system unit. Okay? Pero sa totoong buhay, sa inyong experience, kung gusto nyong i-experience yung Windows 7 yung isa, then yung isa ay Windows 10. Okay? Depende sa inyo guys. Pwede nyong gawin yun. Okay? Pero dito sa presentation ko guys, Windows 7 and Windows Server combination. Dalawang operating system sa isang computer. Okay? So, antayin lang natin guys na matapos. So, disclaimer lang guys. So, ito pong video na inyong napapanood ay hango sa aking sariling kaalaman at sa aking sariling karanasan. Ano? So, kung may marami namang way of process eh. Pero, hope na makatulong ito sa inyo guys. Sana yung mga experience ko ay makatulong din sa inyo guys. No? So, yun. Antayin lang natin matapos yung pag-i-install guys. Hindi ko po ikakat yung video. No? Tuloy-tuloy po natin para malaman natin yung inakang time duration niya, kung gaano katagal, ano, kung gaano kahaba o katagal yung pag-i-install natin ng Windows Server 2008. Okay? Ayan. Guys, tips lang, ano. Sa kasalukuyan po, ang Windows Server 2008 ay ginagamit pa sa CSS and C2 para sa server configuration, ano, Windows Server 2008 R2. Okay? So, ngayon, itong video ito, guys, pwede nyo maging guide kung paano po mag-install ng Windows Server. Ayan.
Yan, malapit na guys, 90% na siya, no? So konting antay na lang, almost 13 minutes pa lang naman siya na nag-i-install na nagpa-process, no? Yun, mabilis-bilis na. Now, installing updates na siya. Yun, tapos na rin yung updates. Completing installation na. So, almost 14 minutes lang siya guys, no? So, antayin lang natin mag-restart. Yan guys, no? So, hindi ko tinanggal yung flash drive guys. Bali, binasa siya uli, no? Bali, yan kasi yan naka-first boot natin. Kaya yun yung unang babasahin ng computer once na mag-restart, no? Pero minsan may mga case namang hindi tumutuloy kahit nakasaksak yung ating flash drive. So, what are we going to do? Pag bumalik yung reconfiguration natin, no? Yung pag kukonfigure natin ng program. Okay, so wait lang natin kung ano yung magiging result, kung ano yung talaga sa screen. Ayan guys, bumalik siya sa simula, no guys. So guys, pag yan ang nangyari guys, ang gagawin nyo lang, restart nyo lang yung computer, then i-remove nyo yung flash drive. Okay, restart your PC. Okay, press the restart button, then remove your bootable flash drive. Okay? Restart. Remove. Yan. Tinanggal natin yung bootable flash drive natin. Nakita nyo guys, nag-flash yung may Windows 7 and Windows Server, no? Sabihin, dual boot na siya. Minutes pa lang naman guys. So, yan, nakikita natin na finishing up na siya. Completing installation. Kunin ko lang yung keyboard natin, medyo malayo.
matagal-tagal din pala guys, no? Almost 18 minutes na siyang nag-reformat, ano? Nasa 18 minutes na siya. Yan, mag-restart na naman po yan. Yan guys. So, Windows 7 and Windows Server. Okay? Meron siyang seconds. Kapag hindi po natin pinindot o hindi tayo pumili, pwede po natin piliin yung Windows 7 or Windows Server. Pero ngayon, hindi pa natin tapos i-configure ang Windows Server 2008. That's why we need to select Windows Server 2008 to finish configuration, no? Yan guys, ang kaibahan lang na ito sa Windows 7 at sa Windows Server, Windows 10 ay kinakailangan natin lagyan ng password yung server, ito Windows Server 2008. So all we need to do is i-press po natin yung OK, then maglalagay po tayo ng password. So ang password nilalagay natin ay kahit alin naman po, pero ilalagay ko ay capital B tapos MS top. Small letter yung MS top, ano? Capital B MS top. Yan. So enter. Yung arrow po na to, ano? Click po natin or enter, ano? Aha. Kaya kailangan guys, unable to update the password, the value provided for your new password does not meet the length, complexity or history requirements of the domain. Okay? So palitan natin, lagyan natin ng mga special character, ano? Lagyan natin ang BMS stock at 123. Capital B, small M, S stock at 123. Yan. Kailangan guys may special character, ano? Capital B, M, S stock at 123. Yun. May special character na M, number pa. Yun. Your password has been changed. Okay. Tiniklik mo lang yung OK. Yan guys. Yan na yung Windows Server 2008 natin. So, ganyan po yung interface. Ano? Yan po yung hitsura ng ating Windows Server 2008. Okay? Then, lalabas po yung nakikita nyo ngayon. Okay, yan po yung initial configuration task. Ayan. Dito naman po, pagkatapos mo po install, yan, malaya na po kayo mag-configure kung ano man po yung gusto nyong gawin. Pwede po kayo mag-add ng rules or enable niyo yung remote desktop
or magko-configure kayo ng inyong Windows Firewall. So kung alin naman po yung inyong gusto nyong gawing specific or configuration, na kung alin naman po yung gusto ninyo, pwede naman po, nasa sa inyo po yan. So ganun lang guys, ganun lang yung pag-i-install ang ating Windows Server 2008. So thank you for watching guys. So kung nagustuhan po ninyo yung videos, yung presentation ko, please like, share, follow, and subscribe for more videos. Okay? Thank you so much, and I hope you like it, guys. Thank you.